Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today's vlog, isi-share ko sa inyo kung paano nyo gayumahin isang tao. Oo, paano mang gayuma. So yung tipong parang, yung taong gustong-gusto nyo, yung juwang-juwa ka na, desperada ka na, desperado ka na gustong-gusto mo siya, idol na idol mo siya, gandang-ganda ka sa kanya, gwapong-gwapo ka sa kanya, lahat na nasa kanya na, parang wala ka ng ibang isipin mali sa kanya, lahat na nasa kanya, parang tama na lahat yung ginagawa niya. So, ang gagawin lang natin, kailangan natin ng mga gamit. Una, lighter. Wala po akong lighter na ipapakita sa inyo. Pero kung lighter, posporo, pwede po yun. At sunod, kandila. Kahit anong kulay ng kandila, okay lang po yun. Siyempre, picture ng pinakamamahal nyo, picture na yung pinakagusto nyong tao. At sunod, langis or oil, ball pen, papel, baso. So, ang baso kailangan wala siyang sulat. Plain talaga siya. Kahit ano, plastic or glass, basta wala siyang sulat. Napaka-importante po na dapat plain po na baso ang gagamitin natin. Ito para walang harang-harang. Bawal yung may mga nakasulat. Kasi nga, gawa ng kailangan natin ng papel, andun lahat nakasulat yung totoong nararamdaman natin sa kanya. At higit sa lahat, pabango. And kahit anong pabango, basta pwedeng mabuksan. Thursday and Friday lang po dapat siya gawin. Yan lang po yung mga kailangan natin. So, unang-una, syempre dito natin isusulat yung nararamdaman natin sa kanya. Yung totoong nararamdaman mo sa kanya. So, susunugin lang natin to. Yung litrato niya, susunugin mo. Yung papel. Papel kung saan ka nagsulat ng totoong nararamdaman mo sa kanya. Kunin mo yung baso. Sindihan mo yung kandila. Pag nasindihan mo na yung kandila, syempre susunugin mo yung picture niya. Once na nasunog yung picture niya, kailangan dapat abong-abo siya. Walang natirang kahit anong puti sa papel or sa picture na to. Or basta abong-abo siya. Diba, abo na siya. So, ilalagay mo na siya sa baso. So, ang susunod mong susunugin ay yung papel kung saan ka nagsulat ng totoong nararamdaman mo sa isang tao. Pag nasunog mo na, siyempre, lalapag natin yung kandila. Pag nasunog mo na, kunwari naging abo na to, ipapasok mo lang siya dito sa baso. Kaya sinabi ko sa inyo na kailangan yung baso plain. Kailangan kahit anong baso yan, basta plain, na basta walang nakasulat. Siyempre, nakasulat yung totoong nararamdaman mo. Siyempre, baka may nakasulat kasi doon at sasama sa ritual mo. Once naging abo na siya, kunin mo yung langis. Papatakan lang natin ng tatlong beses. Haluin na natin. Pag nahalo na po natin yan, bubuksan na po natin yung pabango natin. Kahit anong pabango, basta pwedeng mabuksan. Kasi dito nga natin ipapasok yung abo na may oil. Ilalagay po natin dito yung abo. Diyan na po, syempre, imagine natin na nandito na po, nakapasok na po yung abo ng picture niya, tsaka yung papel kung saan ka nagsulat ng mga totoong nararamdaman mo sa kanya. Tapos, shake, shake, shake mo lang. So, okay na siya. Dapat ginagawa nyo po ito pala kapag ka bilog ang buwan. At Tuesday and Friday lang po dapat ginagawa yung ritual na to para effective. Once na nagawa nyo na to, natimpla nyo na, na-mix-mix nyo na, bago ka matulog, kailangan magpabango ka. Ganyan. Tapos, babanggitin mo yung pangalan niya ng tatlong beses sa tatlong gabi. Kunwari, natapos na yung tatlong gabing yon. Feeling mo magkikita kayo, o di kaya feeling mo sa ganung lugar makikita mo siya, feeling mo parang na, yun na yung araw na magkikita kayo. Kunwari, kaklase mo siya, o di kaya katrabaho mo siya, kapitbahay, ganon. Tapos, magpabango ka. As in na magpabango ka, yung tipong maaamoy niya. Tapos kailangan, 'di ba, dapat pagka nagkasalubong kayo, kailangan ganyan. So kailangan dapat maamoy niya yung pabango. Once na naamoy niya na yung pabango mo na may abo na picture niya tsaka yung papel na kung anong totoong nararamdaman mo sa kanya, once na naamoy niya na yon, mai-in love na siya sa'yo. Bago nyo gawin yung isang bagay, lalong-lalo na kapag juwang-juwa ka na tapos gusto mo siyang gayumahin, gumong gawin yung isang bagay na ritual, kailangan buo yung decision mo, buo yung nararamdaman mo sa kanya, gustong-gusto mo siya, hindi yung parang wala lang, tapos pagka okay na, tapos na wala na nangyari, parang wala nang nangyari kasi kawawa naman.
Kasi once na na maamoy niya to, maamoy niya yung pabango na may picture niya tsaka ng papel na nakasulat ng totoong nararamdaman mo, may in love na siya sa'yo. So, kung juwang-juwa ka na at sa palagay mo gustong-gusto mo siya, pwede niyo pong gawin ito. Pero hindi ko alam kung effective po ito. And hindi ko rin alam kung totoo to or hindi. Pero ang importante ay mas maganda pa rin na mahalin ka ng tunay. Hindi mo na kailangan manggayuma pa. Kasi bad po yun. Ito ay dahil wala lang po talaga akong magawa at quarantine pa at extended pa yung quarantine at hindi kami makauwi. So, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at sana, hindi ko alam kung gagawin niyo to o hindi. Bye!